Nalilito ka ba ako anong property ang kukunin mo? Check this property out! My name is Justin Espinbergo. If you're new to this channel, please like this video, subscribe to my channel, and smash that bell icon para ma-notify kayo pag may bago kami yung video na katulad nito. We're also on other social media like Facebook, Instagram, and TikTok. Today, we're here at Naic, Cavite para pakita sa inyo ang subdivision na Yora Homes na may Amora model na lot area na 50 square meter at floor area na 44 square meter. So tara, let's unlock your dream home! Bago natin start ang house tour, check muna natin kung saan matatagpuan si Yora Homes. Developed by one of the best developer here in Cavite, My City Homes. They are recognized for their quality of workmanship and construction standards. Yora Homes Naic is located at Malainin Bago, Naic, Cavite, just 1 kilometer or 5 minutes drive sa Governor's Drive Highway. At isang sakay lang din ng bus from PITX. Ang malalapit na commercial establishment ay ang pamilihang bayan ng Naic, Tejum Shopping Street, Kaiking Mall at ang bagong bukas na SM Tansa. Sa mga schools naman, nandyan ang Malainin Bago Elementary School, Granby College of Science and Technology, Lovelace Integrated Science School at Colegio de Montessori. Marami rin malapit na hospital like Naic Doctors Hospital, San Lorenzo Ruiz Hospital, at Naic Medicare. Start na natin yung tour dito sa Amora Model. Mapapansin nyo pa lang sa facade pa lang ng ating Amora Model, napaka-modern niya na at ang ganda ng combination ng kulay na ginamit nila. So ito yung ating actual turnover, ganito siya ibibigay sa inyo upon turnover. Sa kabilang side naman yung cementado, ito yung ating dress-up unit. Mamaya papakita ko sa inyo, dito muna tayo sa actual turnover. So yan, mapansin nyo kung gano'n siya kalaki, diba? Ang laki niya, kasyang-kasya ang isang sedan dito na kotse. Nandito na rin yung ating Pozo Negro, tapos may ilabasan ng tubig dito para dito nyo lilinisin yung daanan ng tubig ninyo if ever magbara. And then, yan nga, dito nga sa ating facade, mapansin nyo meron na siyang screen door. So, sa first 150 units na masasold is kasama na or may free na tayong screen door sa unahan, sa likod, at sa lahat ng mga bintana. So, tara, pasok tayo sa loob. Mapapansin nyo dito sa loob, ito yung ating actual turnover. So, semi-complete siya. Painted na lahat ng walls natin ng white. Tapos, ang ating flooring is cement finish na rin. Mapapansin nyo, bakit meron ganito? Dahil itong bahay na to is solar powered. Yes po, tama po narinig nyo. Solar powered po siya. Matutulungan ng inyong Meralco bills or mapapababa ito ng 35%. Ito yung pinaka panel board niya. Ito po yung magko-control ng kuryente. From katulad ng araw na to, medyo maliwanag siya, bababa yung ating consumption ng kuryente. And then dito naman sa kabilang side na to, dito naman yung ating toilet and bath, tapos ito yung pintuan dun sa labas or sa ating service area. Pansin nyo, di ba, meron na rin siyang screen door. Tapos dito naman sa mga walls natin, makinis na makinis siya, tapos kompleto na rin tayo sa mga outlets. May outlet na rin tayo para dito sa cable tsaka sa internet. Yan, kompleto siya. Yan, pasok muna tayo dito sa ating toilet and bath. Sa toilet and bath, ito yung pintuan natin at ang hamba natin is gawa siya sa PVC or plastic. Maiwasan natin yung mabilis na pagbulok ng pintuan natin. So ito nga po yung ating toilet and bath. Complete po siya, painted na yung ating walls. May tatlong layer tayo ng tiles. Sa accessories, meron tayo nitong shower head. May inodoro tayo dito, tapos yung laboratory. Papansin nyo rin dito sa baba, yan. Meron tayo ditong valves na nagko-control dito sa ating freshwater tank, rainwater tank, tsaka yung sa main line. Mamaya papakita ko sa inyo yung dalawang free na kasama dito sa bahay na to na water tank. Yan, ito yung control niya. Meron din dito sa backup, dito sa may shower. Tapos kung palapansin nyo dito sa bintana, may screen na rin siya. So dito naman tayo sa service area. So dito naman tayo sa ating service area. Ang property line ninyo kung kayo ay inner unit is mula dito hanggang dito po. Dito po ang ating property line. Tapos dito na rin nakalagay yung rainwater hose bib natin if ever nagagamitin nyo yung tubig na galing sa tank na freshwater collection. Pwede pang linis natin ng garden or pang dilig natin.
So, nandito na rin yung ating kitchen. Tiled na rin siya at meron na rin siyang stainless steel sink na rin. So, akit naman tayo sa taas. Papakita ko sa inyo yung ating second floor. So, bago tayo umakit sa taas, papakita ko muna sa inyo yung ating staircase. Yung staircase natin is gawa siya sa bakal. Tapos, ang mga hagdanan niya is gawa naman siya sa wood. Dito sa bawang part is buhos tayo. Tapos, sa bandang taas naman din dito is buhos na rin tayo. So, akit na tayo sa taas. Dito naman tayo sa ating second floor. Sa second floor, ang turnover niya, ganito-ganito siya ibibigay sa inyo. Painted na rin lahat ng walls. May ceiling na rin tayo na gawa sa fiber cement board at naka-ready na rin itong mga switches natin. Mapapansin nyo, dito sa ating cement finish na sahig, may mga white na lines yan. Ito yung white na lines na yan. Pwedeng-pwede na dyan ilagay yung ating mga partition para sa ating dalawang bedroom. Dito sa unahan at sa likod. Dito naman, mapapansin niyo, may mga ganito na tayong butas. So, para to sa ating window type aircon. Di nyo na kailangan magbutas at nakaredy na rin yung ating saksakan. Yung sa ating first 150 units, may free tayo na nakalagay na na screen windows. Yan. Tapos, sa mga windows nila na metal encase, meron na rin tayong fire exit. Yan. Dito naman tayo sa likuran na parte. Sa likuran na parte naman, ganun din, meron din tayo dito ang fire exit. Tapos, ito na rin yung ating ready na para sa window type aircon, may saksakan na rin. Tapos, ito yung sinabi ko sa inyo kanina na dalawang freshwater, isang freshwater tank at isa namang rainwater collection tank. Yan. Kasama na rin yan sa turnover ninyo pag nakuha nyo itong bahay na to. So, magtataka kayo bakit merong rainwater collection tank at meron tayong free dito na solar panels or solar energy. So, ang ginawa ito ng developer para makatipid si client ng 35% para sa kuryente at sa tubig din natin. Para ma-recycle natin yung ating rainwater at di naman sa porket na meron tayong ganito is mahina ang tubig or mahina ang tubig or palagi nagbabrown out dito sa Naik. Malakas po ang tubig dito sa Naik at maganda rin po ang connection natin dito sa Merago. So, tara, dito naman tayo sa dress up unit. Papakita ko sa inyo kung anong itsura niya pag may mga kwarto na at naka-tiles na yung ating bahay. Pero kung naman kayo dito sa ating dress-up unit. Dito sa ating dress-up unit, papasin nyo yung ating driveway or ating carport is cementado na. Ito yung ating turnover. Ito na itsura niya pag sinementohan niya. Pwede nyo rin palagyan dito ng bakod. Yan. Dyan, para sa gate natin. So, pasok tayo sa loob. Yan. Pagpasok nyo pala sa loob, mapapansin nyo na mas maluwag siyang tignan compare natin dito sa kanina na turnover unit. Dahil nga nilagyan na nila ng tiles. Yung tiles na ginamit nila dito ay 60 by 60. Tapos nilagyan nila ng mga modular cabinet dito para sa dining area at sa living area naman. Maluwag siya. Nilagyan natin ng sofa. Tapos dito naman sa ating toilet and bath, ang nilagay lang naman nila dito is yung ating shower curtain lang nilagay nila dito. So, ganun pa rin naman yung itsura. Mukha pa rin siya actual turnover. Di na nila kinulayan. Tapos, dito naman tayo sa service area. Service area naman, ang ginawa na lang nila is binuhusan na lang nila. Tapos, nilagyan din nila ng bubong dito. Ayun na, napakasimple lang ang ginawa nila. Maganda siya. Di na masyado kailangan igastos ang itong bahay na to. Dito naman tayo sa ating staircase. Ang ganda ng ginawa nila dito kasi nilagyan nila ng modular cabinet sa baba. Tapos nilagyan nila ng bookshelf. Na-maximize nila yung space dito sa ating staircase. So, akit naman tayo sa taas. So, before tayo umakit sa taas, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like this video. And if bago ka lang dito, please subscribe to my channel. So, dito naman tayo sa second floor. Papakita ko sa inyo yung dalawang bedroom natin. So, ito yung nasa likod na parte. Tapos, dito naman yung sa una na parte. So, mula natin dito. Yan. Dito naman, ang ginawa nila is hindi na nila pinatiles yung sahig. Dahil cement finish naman siya, nilagyan na nila ng vinyl. Ito yung ginamit nila is parang wood siya. Tapos, ito yung ating bed. Ang ganda rin ang ginawa nila kasi may sliding bed dito sa ilalim. Tamang-tama kung meron kang dalawang anak. Tapos, dito nyo rin makikita, syempre, yung ating dalawang water tank na kasama yung rainwater at yung freshwater. Punta naman tayo din sa kabilang bedroom. So, dito naman tayo sa ating second room or yung pinaka-master bedroom natin. Pansin nyo, yung ginawa nila sa area na ito, nilagyan nila ng sofa. Pwede nyo rin itong gawing office ninyo kung kayo ay work from home. Tapos, sa kabilang side naman, ito na yung ating bed. Double bed siya. Maluwag yung, malaki yung kama na nilagyan nito. May space pa kayo sa kabilang side.
Dito na magtatapos yung ating house tour dito sa Amora Model at Llora Homes. Kung nagustuhan mo itong property na ito, you can contact us. And if you like this video, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. And smash that bell icon para ma-notify kayo pag may bago kaming video na katulad nito. Thank you so much for watching and see you on the next one.